Jackson. Zach's for real! Oh. Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So si Zach Lavine nga ay isa sa mga top shooting guards sa NBA tuwing healthy siya. Hindi lang nga siya gaanong nabibigyan ng pansin ngayong season dahil tinamaan siya ng injury at medyo hindi kagandahan ang pinapakita ng Chicago Bulls. Ganun pa man, minsan nga ay nakikita pa din natin na talagang elite player pa din siya. Ganun pa man, hindi nga ito ganun kadali ipakita kapag kasama mong isang DeMar DeRozan na literal ay kaposisyon niya nga. Sila ay parehong wing players sa kailangan ng bola upang gumawa ng malaking impact sa isang team. Ang number one asset nga nila ay ang kanilang scoring ability. Kaya naman hindi sila nagiging ganun ka-effective dahil habang gumagawa ng isolation play ang isa naman ay nakatunganga lamang. At alam nga ni Zach Lavine na possibility ito noon pa man. Sinakripisyo na nga ang magandang stats, ang mas malaking sahod at ang posibleng recognition bilang isa sa mga pinakamagaling na players ngayon with the hopes na tataas ang chance nila na lumaban para sa championship. Ganun pa man, ang Chicago Bulls ngayon ay pang-10 lamang sa East at hindi talaga nagmumukhang contender. Malaki din ang binagsak ng kanyang stats simula nang dumating si DeRozan. So dahil nga tila ba walang resulta ang kanyang sakripisyo, umiinit na ngayon ang mga rumors na gusto na nitong umalis sa team. Ilan sa mga teams na nagpapakita ng interes ay ang New York Knicks, Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks at Miami Heat. Kung ikaw ay fan nga ng Lakers ay malaki ang advantage mo dito dahil si Zach Lavine na mismo nagsabi na kung may isang player man nga siya na gustong maging teammate, yan nga ay si LeBron James daw. And born and raised nga yan mga kaibigan si Zach Lavine sa LA. Saan team nyo ba gustong mapunta ang 2-time slam dunk champion? Ngayon ay tumungo naman tayo sa NBA standing sa West. Isa nga sa mga storylines ngayong season ay kung paano ang pinakasikat na team na Lakers at Warriors ay nasa baba ng standings. Ang Warriors ay hawak ang 9th spot sa record na 20 wins and 19 losses. At 12th spot naman ang Lakers sa record na 17 wins and 21 losses. Kung pagbabasaya natin ito ay parang imposible nga na makahabol pa sila sa top 5. Ngunit dahil nga sa sobrang dikit ng West ay hindi ito imposible. Matalo lang nga ng tigi-isang beses ang Clippers, Blazers at Phoenix Suns at manalo naman ang Warriors ng isang beses, automatic number 6 sila sa rankings. Kung naipanalo lang nga ng Warriors ang game kahapon laban sa Pistons, sila ay tabla na sa Clippers sa number 6 spot ng West at isang game lang ang pagitan nila ng Sacramento Kings na hawak ang 5th spot. Habang Lakers naman ay hindi din nalalayo ang pagitan sa number 11 and number 10. And with the way na nagsastruggle ang Phoenix Suns ngayon, hindi malabo na malaglag sila sa top 10 ng West. At once na makapasok nga sa top 10 ay sobrang dikit lang nga ng 5, 6, 7, 8 and 9 spot ng West. Isa o dalawang panalo lang ang pagitan nila. So bagamat ang layo man pakinggan ng 12 and 9 spot sa West sa ngayon, kung titingnan nyo nga ng mabuti ang standings, isang 3-game win streak lang ay posible ka ng umangat ng 4 o 5 pwesto. At babalik pa nga si Anthony Davis at Stephen Curry. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?